Para sa trabaho sa Dunmar, kasi living ngayon sa ano yun, sa ibang bansa. Sa ibang bansa yun. Malungkot siya ngayon. Malungkot ngayon yun doon. Hindi niya nakasama yung mga siman. Hindi niya nakasama yung mga siman. Alam mo, ito kwento ko lang. Ang mga mag-asawa sa ibang bansa, talagang pinagahatian nila lahat ng bagay. Hanggang pagtanda yan. Kaling nga ako dyan eh. Kumain nga ako ng McDo. Kumain nga ako ng McDo. May nakita ko ngayon OFW. Kita ko ngayon yung order. Ang order nung mag-asawa, lolot-lola na yan matanda. Ang order, isang hamburger. Maliit. Tsaka isang small na price lang. Tapos maliit na soft drink. Eh katabi kong ganyan, nakita ko mo. Naawa ko na. Ano kasi syempre OFW ba? Sabi ko, antig. Gusto kong bilan sila ng ano sariling order. Ngayon, nakita ko, kumakain si Lolo. Si Lola nakatingin lang kay Lolo. Umiinom lang ng soft drink, nakatingin lang kay ano, sa asawa niya. May isa pa lang ang Pilipino rin doon. OFW, nilapitan sila ngayon mag-asawa. Tagalog. Gusto niyo ibili ko kayo ng ano, ng order para di na ako kayo maghati. Sabi nung ano mag-asawa, hindi wag na okay. No. Okay lang ako. Hinayaan ah. Ay nakita ko, hindi ko talaga matiis kasi ang kumakain lang si Lolo. Kasi si Lolo nakatingin lang talaga kay Lolo, nakatingin lang. Nagtataka ka ngayon, bakit? Naawa na talaga, hindi ko kaya matiis. Nilapitan ko na. Kasi si Lolo lang kumakain ng burger, Ang Lola umiinom lang. Nilapitan ko lang. Sabi ko, ibibili ko na kayo ng ano, para hindi na kayo maghati. Hindi na, wag na. Sabi, ganito talaga kami mag-asawa. Pinaghahatian talaga namin lahat ng bagay. Para ibibili ko na ako kayo sana eh. Para sabay na kayong kumain. Sabi ng Lola, hindi pwede. Oh. Kasi si Lolo pag gumagamit ng pustiso, next ako. Next ako. Kaya pala si Lola, hindi mamaya pa kakainik sa kagunin. Kaya pala hati, pala